Po mga ka-Doms Beer Show TV, sa ngayon po ay dahil marami na akong mga hinahing manok at marami ng itlog, so gagawa po ako ng homemade incubator para po hindi na ako magdadala doon sa bayan para lang papisain yung mga itlog. So ngayon po itong gagamitin kong mga scrap na plywood, ayan, so aasimbolin ko na muna. Ayan, nabutasan na natin ang lagayan ng salamin. So, ayan na. Ayan, para sa makikita natin yung itlog kung pisa na or hindi pa. So, dito naman natin mga ka-Doms Beer Show TV ilalagay yung ano, yung thermostat. Ayan. Controller. Dito natin ilalagay. Tapos yung fan, itong fan motor to, so ilalagay ko rin to dito sa loob para yung circulation ng init ng hangin ay dire-diretso doon. So ayan mga ka Doms Beer Show TV, naglagay ako dito ng drawer guide para sa ayan, para sa pag i-check natin yung tray ng itlog, parang pinaka-drawer niya, so hindi tayo mahirapan, makikita natin palabas. Ayan. So bali kabilaan niya, lalagay pa natin dito yung isa. Dito sa kabila naman. Ayan. So ayan, nakagawa na po tayo ng paglalagay ng itlog, yung tray. Ilalagay ko na lang dito yung screen, yung plastic na screen para paglagayan ng itlog. So ayan, dito siya. Dito siya. So bali, dito natin magsasahig. Yan ako dito sa pagsasaluhan ng itlog. So ayan. Bali, nakaganyan siya. Ayan. Tapos ya, ano ko yan, lalagyan ko ng frame para hindi mag, tapos dito ang itlog sa ilalim, pirasong itlog yan. Papipisain natin dito. So ayan na, ilalagay ko na dito sa ano niya, drawer guide. Ayan, nakaganyan dapat yan. Ayan. So ikakasok ko muna. I-sprayan ko na lang nito mga ka-Doms Beer Show TV ng Pilox para
mabilis matuyo. So ayan, alutin muna natin. Yun mga kadoms, Bierzo TV, ilalagay na po natin itong controller niya, temperature controller ng ating incubator. So, ang pag-connect po nito, mayroon naman tayong diagram dito, may guide naman. Ito yung in, ito yung out, tapos yung sensor niya. So, ayan po, wawiringan ko na siya. Ang output nga pala natin mga kadoms, Bierzo TV, ay yun yung para sa ilaw, yung output. Tapos yung input naman, ito yung para sa ating plug cord. So yun. So ayan, tapos na natin na ma-wiringan. Ayan, naka-wiring na tayo lahat. So ilalagay ko na lang yung pinaka ano niya, yung tray para paglagyan ng itlog at saka yung ito pala mga ka-dooms Bierzo TV, yung ating gagamitin na fan. Ito yung mag si-circulate ng ano, init. Ito yung mag silbi nga mag papacirculate ng init. Ayan. Na-order ko ito sa sa Shopee, dalawa pati itong thermostat controller. Ito na rin yung receptacle paglalagyan natin ng ilaw. Ayan, ito na. Kompleto na yung ating wiring. Testing na lang tayo maya-maya. So, ayan po. Tapos na tayong mag-wiring. So, bago natin ipapinal na sa location ng mga paglalagyan nito, testingin ko muna kung okay ba, kung gumana, para hindi tayo madudubli sa trabaho. So, ayan na. Testingin muna natin mga ka-Dooms Bierzo TV. Sasaksak ko na. Ayun, gumana. Ayan o. 25 yung thermostat. So, pwede natin i-adjust yan. Gumana yung ilaw. At gumana rin yung fan. Ayan. Gumana siya. So, maganda. Maganda yung so, ayan, i-adjust ko na lang yung temperature niya, tapos yung pinaka-sensor niya. Para kailangan na, nasa 37 point, mga ganun. O kaya, 38, dapat mga nasa 38.5. Ayan po mga ka-Dooms Bierzo TV, naka-set up po ito yung pinaka-cut-off niya dito sa thermostat ay 38.8. So aabangan natin na mag 38.8 para mag-cut-off siya. Tapos yung cut-in naman yan,
ay sinet ko sa 37.7. So ayan po, na load na tayo ng itlog. Ayan, naka-load na tayo ng itlog. Bali 25 pieces 'yan. Ayan. So ito yung ating bagong ginawang incubator. Ayan. Yan po 'yan. Ayan. So hihintayin po natin na mag 38.8 siya para mag-cut off siya. Ayan. Yung setting po na yan, ako lang po ang nag-set up nung setting para subukan ko po kung accurate itong 38.8. Kung mapipisa siya sa tamang days. Kasi ang alam ko is nasa 18 days lang yan eh. 18 to 21.7. Ayun, nag-cut off na siya. 38.8 yung kanyang cut off. So, dapat mag-in siya ng 37.7. So, aabangan naman natin yung 37.7. Ayan po, mga ka-Dumsbirso TV, nasa 37.8 na. So, hindi pa siya nag-iilaw, hindi pa nag-in. So, kailangan mag-in ang ilaw nito ay... Ayun, so 37.7. So accurate po yung ating settings. So ayan. So hihintay na lang po natin, mga ka-Dumsbirso TV, yung pagpisa nito para malaman natin kung okay ba itong setting na to. So ayan, first time ko pong gumawa ng ng incubator, dahil marami na akong mga manok na nangingitlog. So, minabuti ko na gumawa ng sariling incubator para hindi na ako pupunta sa bayan. So, ayan po. Maraming salamat. Abangan nyo po yung aking pagpisa nito. Ayan. Yung ating cut-in, 37.8. Tapos yung cut-off natin ay 38.8. Mga ka-Dumsbirso TV, dahil 18 days na ngayon, magda 19 na bukas. So yung mga itlog na ilinagay ko sa incubator, so sisilipin na natin ngayon kung meron ng pipisa. Ito po, mga ka-Dumsbirso TV, yung ating incubator na ginawa. So ayan, sisilipin na natin. So ito po yung resulta. Ayan, nagpipisa na siya. May nauna ng dalawa at saka may rumpang. Ayan, lumalabas na yung mga tuka sa itlog. So, okay po yung ating ginawang incubator, mga ka-Dumsbirso TV. Accurate po. Ay. Ayan, ito na po sila, mga ka-Dumsbirso TV. Linipat ko na dito sa medyo maluwag na lalagyan para sila ay makakilos ng maayos. Ayan. So, napisa na po yung ating mga linagay sa incubator. So, okay yung ating inasimbol na incubator. Ayan, so palalakihin na lang sila. Ayan, mga ka-Dumsbirso TV, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mga videos. Ayan, biga love shoutout po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, God bless and bye-bye!